kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Mapera at makapangyarihan, ilan lamang sa mga kalidad na mas lalong nag-uudyok sa isang tao na meron ito para makagawa ng masama sa pag-aakalang malulusutan nito ang batas dahil sa kanyang yaman at koneksyon. Si Ruben Icleo Jr. ay isang kongresista at supreme leader ng Samahang Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated o PBMA Inc. na itinatag ng kanyang amang si Ruben Icleo Sr. noong 1965. Ang sabi ng iba ay kulturaw itong itinayong samahan simulat sa pulpa. Nang pumanaw ang ama ni Ruben noong 1987, ay kaagad na inilipat sa kanya ang titulong Supreme Master. Ayon sa pamunuan ng PBMA, meron umano silang active members na umaabot sa 3.5 million noong taong 2002. Pero marami ang hindi naniniwala sa sinasabi nilang ito. Maliban sa pagiging musician at religious leader, ay pinasok na rin ni Ruben Icleo Jr. ang mundo ng politika nang ito'y maging alkalde ng San Jose sa Dinagat Island noong 1991 hanggang 1994. Mula sa posisyon na alkalde ay umakyat ito sa pagiging kongresista. Kahit na medyo may edad pero hindi ito naging balakid sa isang supreme master para makapag-asawa ng mas higit na nakababata sa kanya. Isang babaeng medical student na nag-aaral sa University of Cebu na nagngangalang Alona Bacolod. Dahil sa pagkalulong ni Ruben sa ipinagbabawal na bisyo ay naging masalimuot ang kanilang buhay mag-asawa. Ito ang naging rason kung bakit humantong sa malagim na sitwasyon ang nangyari kay Alona noong January 5, 2002. Sinakal ni Ruben ang kanyang asawa hanggang ito'y matimbog. Para sana maitago ang kademonyohang ginawa, ay sinilid ni Ruben ang katawan ng kanyang asawa sa isang malaking itim na garbage bag at ipinatapon sa bayan ng Dalagete, 85 kilometro ang layo mula sa bahay nila Ruben. Nang madiskubre ng mga otoridad ang nangyari sa asawa ng Supreme Master, ay kaagad na inaresto si Ruben na nagtago sa kanyang mansion sa Dinagat Island. Pero hindi naging madali sa mga otoridad na dakpin ang Supreme Master dahil prinotektahan ito ng kanyang mga bodyguards na handang magbuwis ng kanilang sariling buhay para sa kanilang leader na para sa kanila ay isang Diyos. Matapos ang bakbakan, ay tumambad ang 20 bilang ng mga natimbog na bodyguards ni Ruben Icleo Jr. Diniin ng mga kapatid ng kanyang asawang si Alona si Ruben na siya umanong tumimbog sa sarili niyang asawa. Ayon sa kapatid ni Alona na si Josebel Bacolod, si Ruben daw ay lulong sa ilegal na bisyo at matagal na umanong pinagpaplanuhan ito ng kanyang asawang si Alona na ipasok ito sa rehabilitasyon. Sinang-ayunan din ito ng isa pang naging witness sa pagkalulong ni Ruben sa ilegal na bisyo na si Ben Bacolod, isa pang kapatid ni Alona. Ang pagiging witness ni Ben laban kay Ruben ay nagbayad ng napakalaking halaga noong gabi ng June 18, 2002 nang pinasok ng isang lalaki ang bahay ng mga magulang ni Alona, Josebel at Ben Bacolod sa barangay Sabang Dako sa siyudad ng Mandawi. Tinimbog ng lalaki ang apat na miyembro ng pamilya kasama na ang testigong si Ben. Hindi pa nakontento ang salarin at dinali pa nito pati ang kapitbahay ng pamilya Bacolod. Nang rumisponde ang mga kapulisan ay kaagad na nakipagbakbakan ng salarin at nadali ito ng mga pulis na pag-alaman na ang lalaking ito ay nagngangalang Rico Gumunong, isang sikyo at miyembro ng PBMA. March of 2004, dinitain sa Cebu City Jail si Ruben. Pero pinakawala naman ito matapos makapagpiansa ng halagang 1,000,000 piso at pinahintulutan ng korte na makapagpagamot umano ng kanyang sakit sa puso. Sinentensyahan ng korte si Ruben ng pagkabilanggo ng habang buhay dahil sa pagkadali nito sa kanyang asawa. Nadagdagan pa ng 31 taong pagkabilanggo ang sentensya ni Ruben ng masilip ng Sandigan Bayan. Ang graft cases nito nung siya'y naging alkalde pa ng Dinagat Island, tanggal rin sa pagkakongresista
artista si Ruben dahil sa tambak nitong mga kaso. Pero bago pa man pagdusahan ni Ruben sa bilibid ng kanyang mga kasalanan, ay malapalos itong nagtago at 9 na taong naging wanted ito sa batas. July of 2020, huli. Sa isang operasyon ng mga kapulisan si Ruben sa Pampanga, hindi na ito nanlaban pa kahit na ang akala ng mga pulis ay magkakaroon talaga ng putukan sa operasyong kanilang ginawa. Ayon kay Ruben nang ito'y makausap ng media, pasalamat na rin daw siyang nahuli ito dahil pagod na rin daw siya sa pagtatago kahit daw malaya siyang nakakagala dahil tila walang nakakakilala sa kanya sa Pampanga ay nakakapagod pa rin daw ang kanyang kalagayan bilang wanted sa batas. Kahit sa kahuli-hulihang pagkakataon ay hindi pa rin inamin ni Ruben na siya ang dumali sa asawa nito at gusto pa nitong pabuksan muli ang kanyang kaso para malaman umano kung sino nga ba ang may sala sa pagpanaw ng kanyang asawa. Tumataginting na 2 milyong pisong pabuya ang natanggap ng taong nakatunton sa kinaroroonan ni Ruben na naging rason ng pagkahuli sa kanya. May of 2021. Matapos gumaling sa COVID-19, si Ruben ay pumanaw bunga ng cardiopulmonary arrest ayon sa pamunuan ng Bucor. Para sa iba, ang pagpanaw ni Ruben Ecleo Jr. ang siyang paggamit ng hustisya ng kanyang asawa. Hindi man ito inamin ang kasalanang nagawa, pero marami ang naniniwalang siya nga talaga ang salarin. Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.